Sa pangakama ni Mamet, naririto na naman tayo para sa isang matinding kaswertihan gamit ang dahon ng laurel, gamit din ang bawang, at syempre hindi mawawala ang papel kung saan isusulat nyo ang mga kahilingan na nais nyong matupad. Nais nyo pang matupad ng mabilisan ang mga kahilingan na matagal mo nang pinapangarap? Gusto mo rin bang matanggal ang mga kamalasan sa loob ng iyong tahanan? Simple lamang ang ating gagawin. Kukuha ka lang ng isang maliit na bowl. Ilalagay mo lang muna ang pinakakahilingan mo. Sa papel na yan, nakasulat ang matinding kahilingan na nais mong mangyari sa buhay mo. Alam ko, Kamani Magnet, na ikaw ay may mga pagkakataon na nag-iisip, merong mga pagkakataong nagdududa, at palagi mong iniisip na bakit ikaw yung maraming problema. Alam mo, sa panahon ngayon, ang mga tao talaga ay dumadanas ng samot-saring problema, kaya't huwag mong iisipin na ikaw lang ang namumblema. Ang dapat mong isipin kung paano mo susolusyonan ang mga problemang iyong pinagdadaanan. Alam kong hirap na hirap ka na sa problemang iyong pinagdadaanan. Pero sabi ko nga, huwag mong masyadong damdamin, huwag mong masyadong pasukan ng negatibong enerhiya ang iyong puso at isipan para hindi ka lalong mahirapan. Ang dapat mong gawin ay solusyonan kung anuman ang mga bagay na dinadanas mo sa araw na to. At kung ikaw ay may mga kahilingan na nais mong mapasama sa ating mga dasalin, ay maaari nating isama ang lahat ng yan. Maaari mong ibahagi ang mga dasalin at mga bagay na nais mong isama natin para sa kahit konting paraan ay makatulong man lang tayo at makabawas sa mga damdaming inyong daladala, mga hinanakit, mga sakit ng kalooban, mga paghihinagpis, problema. Ang lahat ng yan ay isipan at gawaan natin ang solusyon at isama natin sa ating ritual prayer ng kahit papaano sa kunting paraan ay kumaanggaang man lang ang ating mga dalahin. Pagkatapos, isulat mo sa papel na yan, kahit anong kulay ng papel, walang problema, ang pinakamatinding kahilingan na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Yung kahilingan na pinaka inaasamasam. Para ang bagay na yan ay mangyari at maganap, samahan natin ang pampaswerteng ritual. At syempre, samahan mo rin ang pag-iisip ng positibo dahil tulad ng aking patuloy at palaging sinasabi, kapag anuman ang iniisip ng iyong isipan, yan ang mangyayari sa iyong buhay. Kahit kung palagi kang nag-iisip ng positibong bagay din ang magaganap sa iyong buhay. Kaya't huwag mong pasukan ng anumang hindi maganda ang iyong isipan dahil ang bagay na to ay hindi nakakatulong bagkos mas lalong magpapahirap sa iyong puso at isipan. Simulan natin sa pagbabahagi ng isang pampaswerteng ritual. Isulat ang kahilingan. Gumamit tayo ng dahon ng laurel. Ipapatong at ibabaon lamang natin ang kahilingan sa mga dahon ng laurel. Pwede kang gumamit ng punit-punit o sira-sirang dahon ng laurel, walang magiging problema dahil pareho pa rin ang pisa niyan. Punit man ang buo ang dahon ng laurel, pareho ang maibibigay na pisa nito sa iyo. Ipasok mo ang kahilingan mo sa ilalim at ibaon mo sa punit-punit na dahon ng laurel o kung anumang dahon ng laurel meron kayo sa iyong tahanan. Mas mainam, mas marami. Kung maliit na bowl ang gagamitin, okay lang naman. Yan, basta't ibaon mo ang kahilingan mo. Para sa ganon, yung kahilingan na yan, ma-absorb niya ang bisa ng dahon ng laurel. Mas mapagbigay ito ng mas matinding kahilingan na nais mo na mangyari sa buhay mo na matupad at maisa katuparan. Dahil sa araw na to, sa bisa ng dahon ng laurel, ibibigay nito sa iyo ang success na iyong inaasam-asam.
Sabi ko nga, ang dahon ng laurel ay tinaguri ang Laura na ang ibig sabihin ay success. Kahit kung nanganais ka ng tagumpay, huwag na huwag kang magpapawala ng dahon ng laurel dahil ang bisa nito ay magbibigay sa iyo ng isang matinding success sa buhay. Ito na nga po ang ating dahon ng laurel. At syempre, nais naman nating itaboy. Itaboy ang lahat ng kamalasan, pagkaubos ng pera, maraming problema, sakit ng kalooban, sunod-sunod na problemang dumadating sa ating buhay. Lahat ng yan ay ating itaboy sa ating mga buhay sa pamamagitan ng paglalagay sa ibabaw nito ng isang bawang. Dahil alam naman natin, ang bawang ay nagsisilbing anting-anting. Okay? Ang bawang ay nagsisilbing anting-anting na nagtataboy ng lahat ng uri ng kamalasan na maaaring pumasok sa iyong tahanan. Once ang ating tahanan nanalisan, natatanggalan na natin ang negative energy. Ang mga negative energy na yan, pag naipon sa loob ng ating bahay, yan ang dagdadala ng samot-saring kamalasan sa ating buhay. At kapag hindi po natin natanggal yan, yan ang magpapahirap sa atin. Kaya kung ayaw mong mahirapan, kung ayaw mong ang buhay mo ay maging mahirap, simulan mo na ang pagganap ng isang pampaswerteng ritual na katulad nito nang sa ganun mangyari ang lahat ng iyong kahilingan. Sa bawat pagganap ng isang pampaswerteng ritual, dasalan mo po ito ng isang ama namin at isang sumasampalataya at ilagay po natin sa maswerteng lugar. Saan po naman ang maswerteng lugar na pwede nating paglagyan ay walang iba kundi sa iyong altar kung ikaw ay Katoliko. Dahil ang altar ang madalas na nadadasalan, madalas dito tayo nagbubukas, nag-o-open ang ating mga hinaing sa mananloob at problema. Dito rin natin ginaganap ang mga dasalin at habang nadadasalan ang isang pangpaswerteng ritual ay lalong nagiging mas mabisa. Ngunit kung hindi ka naman Katoliko ay maaari mo itong ilagay sa southeast sector ng ating tahanan dahil ito naman ay lugar ng pera kung saan ang tahanan na ito ay magpapaikot-ikot sa loob ng kabahayan ng swerte sa wealth area ay papalibot sa loob ng bahay at magpapaikot-ikot din ang kaswertehan. Ganoon ang pagganap sa isang pampaswerte. Pwede kahit anong oras, ang araw naman, Tuesday o Friday. Sa pagganap, maibibigay nito ang katumbas ng mga kaswertehang matagal mo nang ninanais at inaasam-asam na dumating sa iyong buhay. Basta't manalig at maging positibo, huwag magpapasok ng mga negatibong bagay sa iyong isipan para matupad ay mga positibong bagay lamang. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video nito. Thank you very much!